Mampira! Mampira mga tol! Ako po si Chito, anak ni Erning! Apo niyo po ako sa pamangkin! Ako harapin mo! Tulungan niyo ako! Paano naging si Lola Soleil yung kamalanghi? Ano ang mga yun, ama? Kailangan laging pinakamaganda ang prinsesa o reyna ng Flores ka, anak. Sigurado ko ba sa ginagawa na Galwana? Para sa kayo bubuti ng lahat ng engkanto? Oo. Pero bakit ako ba? Dahil sa lahat ng mga dalakit nun, maliban sa akin, ikaw lang ang may karapatang gawin to. Nawawala ang tiyo kaso ni Pedro. Hahanapin niya to. Sasamahan ko lang siya sa paghahanap. Hindi ka maaaring umalis. Hindi mo ako mapipigilan. Habulin natin yung sarili! Mami! Gusto ko na yan! Anong ginagawa mo rito? Matitiis ba naman kita? Magko! Teka lang. Salamat boy sana ha. Uy, Tay! Parang kasi Pedro! Budong? Ako nga po to, si Paring Budong! Tama! Walang lagdagan na sama-samang hahanapin ang liwanag at tayo'y magpapaalin sa isang daluyong na maghahatid sa atin sa isang mahabang panaginip. Di na hihinto. Huwag kang bibitiw bigla. Huwag kang bibitiw bigla. Higpitan lang ang lalakit. Maglalayag patungo. Sabi na nakakita, tinuko daw ng agta. Agta? Agta! Parang Pedro, dapat alam mo yun. Kasi maligno din yun eh. Dapat expert ka sa mga maligno, di ba? Alam ko yung agta. Babawin ko sa kanya ang nanay ko. Ikaw, kayo, ba't kayo nandito? Taga dito ba kayo? Hindi. Nahanap ko kasi yung chokadyo ko eh. Bakit? Ginoko din na agta. Kaya ko pa magaganda lang. Katulad ni Ina yung kinukuha na agta. Hindi siya dinukot na agta. Teka, hindi ka nga pala nagsosolo. Ba't di ka nagpasama sa mga teachers mo sa academy? Eh ano naman magagawa nila sa mga malik, no? Eh wala naman silang pagtalo sa mga malik. Oo nga, no? Bakit? Sakto-sakto! Swak na swak! Swak nga nga! Bangak talaga ako. Bakit kaya hindi ko agad naisip nun? Ang alin? Tutulungan mo ako sa paghahanap kay inay! Ha? Ako Budong, hindi pwede eh. Busy ako ngayon. Sige na! Sandali lang naman eh. Tsaka isang blentong mo lang dun eh. Talo na yun. Alam mo Budong, may mas importante pa kasi ang pakay kaya ako nandito. Tsaka kaya mo na yung agdang yun. Eh, di ba superhero in the making ka na naman? Sige na, tulungan mo na ako. Kaya mo na yung agdang yun. Sige na naman, tulungan niyo na po ako. Ang lakas niyo po punchline ng akong bahala sa inyo. Tapos, wala rin naman pala. Alam mo kasi, applicable lang naman yung akong bahala sa'yo pagka hindi ako busy. Tsaka dapat mong matutunan yung ano, yung values. Yung values ng sariling pagsisikap. Sige na, tulungan mo na ako hanapin ang nanay ko. Hindi nga pwede ngayon. Sige na. Tsaka na, pag nahanap ko na si Chokadyo ko. Kailan ba yun? Ewan. Oh. Alis na kami. Babalik na kami dun. Baka na dun si Chokadyo ko eh. Manang Baido. Gabe.
Ano ba naman itong si Pedro? Hindi man lang tumatawag kay Raquel para ibalita sa atin kung ano man lang nangyayari dyan kay Kadyo. Eh, pati nga ako itong si Raquel, di man lang may bisita dito eh. Eh, baka naman dumating ng ina't kapatid. Baka nga ako, no? Juan, hindi talaga ako matahimik, anak. Ano kaya, mabuti pa ipuntahan mo si Raquel at kumustahin mo kung nakatawag na si Pedro sa kanya. Sige. Oh, sige, mamaya. Pero magpahinga na muna ko kayo. Ako nang bahala dito kung tatapos niyan. O sige, magluluto pa ako. Sige po. Bilad mong mabuti yan. Ako na ba? Diyan ka pala tumutuloy ah, sa bahay ng mga pare ah. Juan, ano sabi ni Raquel? Tumawag ba si Pedro? Eh, wala po si Raquel sa kanila eh. Hindi ko po siya nakausap. Eh, sana inintay mo nang umuwi. Sumama daw kay Pedro eh. Anong sumama? Ito po, nag-iwan ng sulat sa atin eh. Eh, ang sabi po eh, sumama daw siya kay Pedro. Pero wag na po natin sisihin si Pedro dahil maski si Pedro, hindi niya alam na sumama siya sa kanya. Eh, susurpresahin lang doon si Pedro pagdating sa San Luis. Ay, nako. Mga batang to talaga, oo. Nay, huwag na kayong mag-alala. Baka mapano pa kayo. Parang yan. Sige, pasang po tayo sa loob at malamig. Oo nga, ang lamig. Ano sinasabi ng sulat na ito? Bakit ka umiyak, boy? Tinukot po kasi nakakta ang nanay ko eh. Wala na akong nanay. Kawawa naman ako. Halika, saan ka mag-report sa mga polis? Wala naman daw po laban yung mga polis eh. Sabi po doon sa amin, hindi daw po ako ng tulong doon sa nag-iisang taong kaya lumaban sa mga agta. Talaga? May ganun tao? Opo! Marami na nga po siya natalong mga maligno eh. Iba't ibang maligno. Nandito nga po siya eh. Baka kailanin niyo pa. Eh, sino daw yung taong yun, boy? Pedro Pinduko daw po. Nabalitaan ko na lang tungkol sa isang Pedro Pinduko. Pero hindi ko inaasang ikaw pala yun, iyo. Siya nga ho yun, Father. Napag-usapan ng pangalang Pedro Pinduko, lalo na nung makapatay siya ng isang manananggal. Naku, Father, si Pedro nga ho yun. Kung ganun, matutulungan mo nga talaga ang mga taga rito na labanan ng agta. Para mapalaya ang mga dinukot nilang babae. Binihag. Oh, hindi ka ba naawa sa batang ito? Na nawawalan din ng ina nang dahil sa agta, Pedro? Eh, kaya lang ho, Father. Kulang na rin ho sa kapangyarihan tong si Pedro. Di ba, best friend? Sapat na ang mga natutunan mo sa tagal mo ng pakikipaglaban sa mga maligno para labanan ang agta, Pedro. Siya ka na sa'yo pa rin ang mutya. Hindi ka pa rin kain linlangin o pagtaguan ng mga maligno. Di ba lang, Father? Kakayanin ko lang maging ulila. Sige ho, Father. Gagawin ko kung makakaya ko. Bukas na bukas din ako, hanapin ko Abby yung agta. Total, wala pa naman kung si Chocadio eh. Magpalain ka ng Diyos, Pedro. Sige, magpahinga na kayo. Ikaw rin, Budong. Makasama ko na siya pagkikipaglaban si DJ Pari Pedro. Alam mo, hindi ito lang si Father kanina yun. Gusto na kitang kutusan niya. Papa! Father.
Bakit mo gusto parusahan ang taong tinutukoy mo? Sobra silang maingay. May kubo siya sa kanyang bukid, malapit sa bila ko. Halos gabi-gabi sila nagiinuman sa kubo. Magdamagan. At doon pa sila nagkakatay ng aso. Karapat-dapat nga siyang parusahan. Anong parusa ang dapat kong ipataw, Casimiro? Bigyan mo siya ng sakit sa lalamunan, sa baga at sa tiyan. Gusto mo daw makausap, Mano. Nagbabala akong pumasok ng Floresca. Sige, ipahanda ako na lahat ng gusto mong isama. Sino ba sila, Mano? Higit kanino man, ikaw ang gusto mong pumasok ng Floresca para makita mo ng personal anak ni Hadi. Kailangan pa ba, Mano? Iba na kung makita mo siya. Magustuhan ko, Mano, hindi ang itsura niya. May pagkakaiba pa ba? Buo na ang plano, hindi ba? Hindi ako tutol kahit ako na higit na apektado. O sige, makikisama ako. Dahil tungkulin ko yun. Pero hindi ibig sabihin, Mano, mamahalin ko siya. Uy, isa pa ni Pedro. Tara nga, Budong. Eh, sadali, isama ako. Huwag mo nang isama yan. Proper bemahin lang natin yan. Huwag ka na sumama, dumito ka na lang. Ayoko, anong gagawin ko dito? Antay mo si Chokajo. Ano, tatanga lang ako. Mabuburyong lang ako dito. Aba, edi sabihin mo magnobena siya. Nadasalan niya lahat ng santo para hindi siya mabagot, no? Rakel, hindi birong kalaban ng agta. Baka mamaya mo mapano ka pa dun eh. Kung ako nga niligtas mo ako nun sa bangungot eh, kahit kamatayan, haharapin ko para sa'yo, Pedro. Eh, huwag ka na mag-object. Uy, ang papa. Teacher parin Pedro, sama na natin. Mas maganda na yung marami tayo. Pati si Budong, payag na. Oo na nga, sige na nga. Sumama ka na. Baka mamaya, sumunod ka pa doon, mas delikado pa yun eh. Best, di mo ako poproblemahin. Promise. Alam mo, parang Pedro, parang si Maya Shota mo eh. May pag-spoiled, no? Correction ah. Hindi ko Shota si Raquel. Best nga eh. Best nga ang tawagan namin eh. Kasi nga best friend. Pero loves ko to. May lamin na palang kasama. Eh di Shota na. Alam mo, Pedro, feel ko talaga itong batang to. Ano nga yan, tara na. Parang Pedro, ba't kanina ka ba dyan tinitingis dyan sa mukha mo, ha? Ano ba meron? Kasi, pag naglangis to, ibig sabihin, malapit na tayo sa agta. Ha? Pati nga, pati nga eh. Oo, wag. Ito mo nga, auto yung tuyo po. Uy, pahinga muna tayo. Pagod na pagod na ako eh. Paano kasi sasama-sama ka po? Ha? Hindi! Kaya ko ba kayo pa? Sabayan, sabayan, sabayan. Naligyan na dito. Tangpururot ka na naman. O, sige na, magpahinga na tayo. Talaga? Sige, agree ako dyan. Pagod na rin ako eh. Lawag po tayo. Kakapagod, no? Tulog na si Leyes. Pwede din tayo makapag-usap na maayos. Sobrang namimiss ko na talaga yung mga oras tayo ng dalawang magsama. Tulad nung nabarang ako.
Bumalik ng Floresca si Malindog. Tayo lang dalawa na iwan habang inaalagaan mo. Doon tayo magkwentuhan. Pa hindi nila tayo mapansin. Ano ginagawa mo? Hinihingi ko sa hangin. Nagawin ako mortal kahit sandali lang. Hindi kita maintindihan. Ayan. Tao na muna ako pansamantala. Wala naman nagbago sa'yo. Meron. Malaki. Pag nasugatan ako ngayon, hindi ko lang to basta-basta mapapagaling. Lahat na maaring maramdaman ng tao, maaring maramdaman ko ngayon, Pedro. Pero bakit pa? Wala lang. Gusto ko lang maging katulad mo. Kahit sandali lang. Ngayon, sa loob ng ilang saglit, magka-uri tayo, Pedro. Ibig mong sabihin, pwede ka na rin makita ng ibang tao ngayon? Oo. Pero, tayong dalawa lang naman nandito, di ba? Saka, tulog na sila Budong, saka si Best Best mo? Alam mo ikaw, may kapilyaan ka rin eh, no? Hindi ako diwata ngayon, tandaan mo. Uy! Masugatan nga dyan, ano ka ba? Ito. Tao eh. Tulad mo yun. Eh bakit hindi ka nalang maging taong tuluyan? Sana ganun kasimple yan. Mahihiling ko lang sa hangin na gawin akong tao para sa saglit, isang saglit lang. Kung nalaman to niya mga hati, magagalit yun sa akin. Pwede lang namin itong gawin pag kailangan na kailangan lang. Budong, siya si Yes. Isa siyang engkantada. Engkantada siya? Eh, ba't parang magigis kayo kanina? Girlfriend ko siya. Engkantada girlfriend mo? Mahabang kwento kung paano naging kami, Budong. Sana lang, walang ibang makakaalam sa nakita mo. Pag nalaman to ng mga ibang engkanto, na nakikipagrelasyon ako sa isang mortal, mapaparusahan ako. Pangako mo yung Budong, ha? Sige, promise. Salamat. Mabalik na ako sa dati. Baka may iba bang makakita sa akin. Nora!
siya. Sa tabi-tabi. Ayos ka rin, parang Pedro. May hiyas ka na. May ragal ka pa. Ba't di ka kaya gumayos sa akin? Ako, nag-iisa lang si Maya sa puso ko. Eh, nag-iisa lang naman di siya sa puso ko eh. Si Raquel, best friend ko lang yun. Pero sinabihan mo siya, labis mo siya. Bilang kaibigan. Eh, akala niya, labs na para shot ang lab. Eh, hindi nga kasi ganun. Eh, di paliwanag mo sa kanya. Magtatampo lang yun. Sabihin mo, ayaw mo. Kasi, gusto mo, dalawa sila, para kaagta akong magmahal. Gusto mo, may rakal ka na, may iba ka pa. Sinong iba pa, Budong? Ano yun, Mano Casimiro? Natakot ako na baka mahirapan ang anak ni Haling at tanggapin ka sa ganing itsura. Di pareho lang kami. Che problema es? Nada. That's a complication. Huwag kang piloso po. Mag-aayos ka. Malinis at maayos na bihis. At bantayan mong pananalita mo. Ginawa ka ng brusko sa pananatili mo sa syudad. Sinong tinutukoy ni Budong, ha, Pedro? Wala. Narinig ko, hindi ako bingi! Sino ang babae tinutukoy niya? Ang lola ko! Ang nanay ko! Pedro, sinungaling kayo! Sino ang babae tinutukoy niya? Raquel! Budong! Ikaw kasi! Ikaw eh! Ikaw? Mali kasi yung sinabi mo eh. Mali yung sinabi mo eh. Inulat mo lang yung sinabi ko eh. Talaga to. Galing dito ang agta. May pinaulan na siya ng bulaklak. Sana naman hindi si Raquel. Pedro! Tinan mo to! Titigil sa pagbukot ng halimu na yan. Ano ba talaga kailangan mo sa amin, ha? Bakit? Nainip mo na ba? Mukha kami yung wakang basta sa demonyo ka! Sisisihin kung hindi sarili ko. Ikaw kasi,
Hindi pa din ang naitso si Maring Raquel? Ayoko lang naman masaktan siya eh. Sa bagay, masalahan din ako. Kung di kita tinutukso, sana hindi narinig ang pinag-uusapan natin. Huwag na tayo magsisihan. Walang magagawa ang sisihan. Ang dapat natin gawin ngayon ay hanapin ang tahanan na agta bago may gawin siyang masama kay Raquel. Tara na, Budong. Huwag na tayo magkakasayan ng oras. Hanapin na natin ang tahanan ng agta bago pa may gawin ang agta kay Raquel tsaka sa nanay mo. Saan kaya si Iyas? Kanina pa tayo nag-iwahiwalay, ah. Buti na lang sa paghiwalay ko sa inyo kanina. Nakita ko na kung nasa nang agta. Talaga? Kaya pala bigla ka nawala kanina. Saan mo nakita? Ano sabi ng Shota mo intatada? Saan daw? Halika na. Ayusin natin mga salo. La! Sige, Estrao! Kebot! Oh! Ba't kayong dalawa? Hindi kayo sumat sa'yo, ha? Estrao! Di mo ba nakikita? Pilay ako! Ilan ton? Kahit na! Kumebot ka! Gumiling ka! Pwede na yun! Alam mo ba? Walang ginagawa ko sa mga walang silbikang ulat mo. Nilalaga ako. Ginagawa akong hapunan. Kaya sumayaw ka na! Sumayaw ka! Ay! Magiging siya saktan! Huwag kang makialam dito. Pag sinabi ko sumayaw ka, sumayaw ka! Huwag! Halika dito! Panalim ko dito mga puto mo. Pakawalan mo ang mga babae ngayon, nagta! Sino kayong mga pangalibero kayo? Pero huwag kailan nila tatay. Ano sa tingin mo? Ako si Budo! Nanay ko sila sa tatlo! Ako si Pedro Penduko! Ang mali mo, nagrabyado mo best friend ko! Ano lakas ng loob nyo? Bago siya isama ko sa punang ko! Gaswahanin mo na ito, nagta! Kung hindi, mapipilita kami pasuhin ka! Deal! Wala nang isip ko sa akin. Iyoko na sa inyo! Pagsilayas na kayo!
Pedro, salamat ha. Wala naman. Pedro, maraming salamat sa pagtulong mo, ha? Kay Budong at saka sa amin, sa pagligtas dun sa agta. Walang ka naman ho yun, tsaka kinakailangan ko rin yung iligtas tong best friend matampuhin, eh. Sorry na nga, eh. No, dapat ka lang mag-sorry, no? Dahil kundi dahil sa kawo-walkout mo, malaman JR o ka na nung agta na yun. Kala ko kasi, may ibang babae pa dun si Pedro, eh. Bayan, may ibang babae. Eh kung titignan mo nga, totorpe-torpe, kung hindi ko yung nakitang makipaglaban dun sa agta, iisipin ko lang pa yan. Nay, ganyan talaga yung mga superhero. Harmless tignan, pero pag bentungan na, bentungan na! Sige, yaka na naman sa superhero eh. Hindi na nga natin pinag-uusapan yan, di ba? Nay, alam ko po ba gusto niyo po si paring Pedro? Oo, gusto ko siya dahil tinulungan ka niya, tinulungan niya tayo. Pero huwag na muna natin pag-usapan yan ngayon, ha? Wala naman hong masama sa pagiging superhero, ha? Maraming salamat ulit, ha? Halika na, Budong. Apo, Nay. Ingat po. Salamat. Hindi na kayo. Stoy, wag! Oy! Kuya? Bakit? Kuya? Father? Oh, ano yan, Pedro? Sabi niyo, si Father Ben Juan nagbimisa tuwing bagong taon. Pero bakit ho kayo nagbisa kapon? Eh, nagtataka nga rin ako kung bakit hindi siya bumaba ng bayan. Tingin ko, nagdesisyon na rin yung magbisa sa Kulalapnit. Pero, hindi yan gagawa ng ganun desisyon nang hindi mo na sinasangguni sa parokya. Ano ho kaya kung sundan ko na sila ng tsokadyo sa Kulalapnit? Napakalayo nun! Halos kagubatan na yon. Hindi ka taga rito, delikado. Father, sanay na ho ko. Sa bagay, nag-aalala na rin ako sa hindi pagbaba ni Father Ben bago mag-New Year. Pagdating mo ng Kulalapnit, hanapin mo si Carling Ambin. Siya ang kapitan de barangay ng Kulalapnit. Paano ho pumunta dun, Father? Pumasok ka doon, may pagkain doon. Sige na! Ate! Pinakakumain na kayo dito. Kuya, hindi na ba tayo maghahanap ulit? Magpapagod pa. Ang tatay nga sumuko ni. Eh, malay mo, baka makita pa natin ulit sila. Kung makikita natin sila,
Dapat naita na. Tsaka, tuloy ba yung tupada sa Sabado? Bakit kung sabi yung ilalaban mo yan, ang payat-payat yan. Oh, pinagpapayat-payat to. Kahit payat to, maliks ito. Hindi mo ba na ito ang baray? Ang alos mo po yung Texas ni Edong. Hindi mo na makikita yung mga kapatid natin. Dila mo na sila ng alan. Kung ganun, mas dapat kong makita yung halimaw ng alan na yan. Papatay ko siya. Pagbabayaran yung mga ginawa niya sa kapatid ko. Hindi mo kaya labanan ng alan. Hindi nga natin kaya labanan yung hayop na yun eh. Ano bang kaya niyo? Wala. Lahat hindi niyo kaya. Nabuburo na tayo sa lintik na baryong to, pero meron ba kayong ginagawa para makahahon? Wala! Kuya, ano ba pinagsasabi nun? Ewan ko dun, tinutupak na naman ata. Teka, pigilan natin. Hayaan mo siya. Pag nagsawa yun, babalik din yun. Ako po, magandang gabi po. Bumalik na kayo bukas, tulog si tatay. Lukon to ah. Paano mo naman na sigurong si tatay ngayon hinaharap mo ngayon? Apo, magandang gabi po. Eh wala naman bang hinaharap mga tao dito kundi si tatay. Sige na, punta mo na. Apo. Magandang gabi ho. Dito ba ho yung tirahan ni Kapitan Carling Ambi? Oo, ito nga. Gabi. Sabi ko sa'yo eh, si tatay ang hinahanap nila eh. Ayun o, yung hinahanap nyo. Patay siya? Tulog yan, lasing lang. Patay daw. Ah! Iniingan nyo ah. Ito nyo magpapahingan tao eh. Kapitan Carling Ambi. Pasensya na kayo ha. Nakakatulog kasi ako eh. Anong oras na ba? Upo kayo. Salamat. Dali lang. Kapitan, hinahanap ko kasi namin si Father Ben tsaka yung kasama niya, si Chocadjo. Ah, oo. Nanggaling nga sila dito. Si Father Ben tsaka yung si Kadjo. Oo, yun. Galing sila dito. Nakita niyo si Chocadjo? Oo. Nakainuma ko pa nga eh. Mabait yun ah, yung Kadjo na yun. Marunong makisama. Nasaan mo sila? Bumalik na ng San Luis, ah. Baka nagkasala si Talo. Wala, pinipigila ko nga si Father, eh. Kaya lang, hindi pumayag, eh. Kasi raw, magmimisa pa raw siya dahil siya nagmimisa tuwing bagong taon sa kanila. Kaya at 30 pa lang, mayroon, bumaba na. Ibig sabihin mo, bago magbagong taon, bumalik na sila? Oo, sigurado ako. Wala ho sila sa San Luis, eh. Katunayan nga ho, hindi na nga rin ho nakapag-visa si Father Ben ng bagong taon. Tsaka kaya rin ho kami nagpunta dito para malaman ho kung nandito pa sila. Ganun ba? Pero sigurado ko eh.
Dahil pinasamaha ko pa nga siya dun sa anak kong si Meredith eh, dun sa sakayan ng tricycle. Kaya hindi ako magkakamali. Ebot, asan ba si Meredith? Sana, kaso ayaw po talaga papigil eh. Ayaw talagang papigil! Ang lalaki ninyong gamulag eh! Si Meredith lang hindi nyo pa nasaway, ha? Eh, tay, para naman hindi nyo kilala si Meredith. Kapag nagustuhan, hindi nyo mapigil. Di mapigil, di mapigil! Sira! Kinus na! Ano? Lakad na! Ako. Huwag kayong babalik na hindi siya kasama! Alam ninyo, sobra talaga ang tigas ng ulo ng anak kong yan. Sobra pang makasagot. Kapag ginusto niya, gusto niya. Isa siyang malaking krus na pasanin. Ilabas mo mga kapatid ko! Hayop ka! Ilabas mo mga kapatid ko! Ilabas mo mga kapatid ko! Dalawang anak ko na kasi ang nabibiktima ng alam na yun. Huwag naman sanang pati ang dalaga ko. Huwag naman sanang pati si Meredith. Sina Padre Ben at Kadjo, kung kanyong hindi sila nakabalik ng San Luis, hindi kaya nabiktima na rin sila ng Alan? Kapitan, ano ba talaga yung Alan? Ang Alan ay isang uri ng maligno sa kagubatan. Huli ito ng mga tao para gawing pagkain. Binibitag nila kanilang mga bibiktimay sa pamamagitan ng pagsasabit ng mga tuyong dahon sa mga puno. May tagabulag ang mga alan. Sa tingin ng mga bibiktimay nito, nagmumukhang mga hinog na bungang kahoy ang mga tuyong dahon kanyang isinabit sa mga sanga. Mahirap masundan ang alan. Mabaliktad kasi ang mga paa nito. Kaya kabaliktaran ang direksyong pinuntahan sa direksyong itinuturo ng mga bakas na mga paa nito. May mga sabi-sabi na kapag natuntun mo ang tahanan ng alan, ay may makikita kang isang malaking banga. Banga ng kayamanan. Naroroon ang mga gamit, yung mga pinaghubaran ng mga biktima nila na itinago nila doon bago sila nakain ng alan. Iisa na lang ang tanging paraan para malaman natin kung nakaligtas nga sina Padre Ben at Kadjo. Yun
ay kailangan natin matuntun ang banga at makita natin kung naroon ang kanilang mga gamit. Pero wag naman sana. Napakabait ni Padre Ben. Sana hindi siya nabiktima ng Alan. Gulat kayo eh. Oh, bakit ngayon lang kayo? Uy, hindi kami sumunod dito para tumulad sa'yo, ha? Pinapauwi ka na ni tatay. Uy, sinabi ng pinapauwi ka na ni tatay. Ba? Alam mo kung hindi ka sa amin susunod, naku kami mayayari kay tatay. Kaya kung kinakailangan ka namin kalad ka rin papauwi, kakalid ka rin ka namin, o ano ba? Uy! Ano ba? Na, makisama ka naman! Sinabi maghahanap ako eh! Makakalala ka lang, tatay! Huwag mong pakialaman yan. Pulutan namin yan eh. Pasok! Dumito ka na lang muna habang hinahanap yung tahanan ng Alan. Wala kang kasama sa paghahanap? Baka mapano ka. Kaya ko to, Bes. Eh, magsama ka ng taga rito. Maka namang walang intensyon dito yung mga taga rito na hanapin yung halimaw na yun. Eh, ito kasi yung mga Carling. Sariling mga anak niya na nabiktima. Sumuko na rin. Ngayon, pinapasadyos niya na lang. Eh, di mas lalong kinakailangan na makakasama. Pwede ako. Gawin mo akong lookout. Di ba? Hindi na, dumito ka na lang. Best, safe na ako dito. Pero ikaw naman ang malalagay sa alanganin. Mas masasaktan ako kapag ikaw yung nalagay sa alanganin. Sobrang paglalambing na yan, ha? Hindi na nakakatuwa. Kailangan ko labing ito para pumayag na. Ba't pa kasi hindi mo pa sabihin dyan sa best-best mo na tayo na para hindi na nag-iilusyon? Sumukin mo pa ang timing. Timing saan? Sa Alan. Kailangan ko kasi kuha na ng timing yun eh, para mahanap siya. Ano ba yung kwento din? Hoy! Bakit? Ha? Ikaw. Ano? Ang lakas ng loob mo, sugurin ang halimaw na yon? Bakit? Ha? Kaya mo na? Hindi ho ako natatakot sa kanya. Hindi ka natatakot? Bakit? Magpapakamatay ka na ba? Ha? Tay, kung wala akong maglalakas ng loob na patayin ang Alan na yan, baka mamaya lahat ho ng tao dito sa kulalaknit maubos! Mamatay lahat! Eh, wala ka namang pakialam dun eh! At isa pa, hindi mo naman problema yun! Tay, problema ko ho yun! Dahil hindi ko alam kung sino sa mga patid ko ang susunod! Maaaring ako, maaaring ikaw! Dahil ginagamit ng halimaw na yan ang mga kumakalam na sikmura para lumapit sa kanya! Dahil habang may katulad nyo, Tay, na ang mga anak ang naghahanap buhay, patuloy na dadami ang biktima ng mga Alan. Ang sinabi mo? Ha? Ano? Ano ka?
handa ka na. Handang-handa ka na humarap sa mga taga-Floresca. Nakalaban ang naging kaibigan ko na ang kapre. Siguro inisip ninyo ang nakalaban ko kanina ay kapre rin. Hindi po. Agta ang aking nakalaban. Ang agta ay para rin kapre. Pero may kaibahan. Ang mga kapre maloko, pero ang agta ay romantiko. Ang kanilang tinatarget ay ang mga kababaihan. Mahilig sila sa mga babae na ginagawa nilang taga-aliw. May paraan para matigil ang agta sa pangunguha ng mga babae. Kailangan lang mapaso sila sa masilang bahagi ng kanilang katawan at tapos na ang maliligayang araw nila. Thank you.